kung talagang ano ko, concern po doon is yung makina talaga tumataga. Sabi po nitong si manager, we will check and we will do the repair. Ayoko na po talaga ng repair. I want replacement. Balitan. Ang tira lang naman ng unit niya. Unit niya lang naman, sir. Dapat ang oil seal, eh, magtatagal yun kahit anim na, ano, isang taon. Alam niyo naman kapag brand new yun. Sabi nung manager, ayan si ma'am magkaso and then we will respond. Parang nag-u-joke ako sa kanya na magkaso siya. Hindi yan ang pagkasabi ko. Ang sa amin lang, ipatawag kami kung saan, pupunta kami. Pag depektibo ang isang item or isang produkto, papasok siya sa 3R. Pwede siyang repair, replace, at saka pwede rin siyang i-refund. Isang ginang, mula po dyan sa Pagadian City, ang gustong humingi ng tulong sa bitaga. Ano kaya ang naging problema ng motor na binili ni Judith? Ang detalyo na sumbong, panoorin. Wala nang ibang hangad si Judith Maraon, 42 years old, mula Pagadian City, kundi ang magkaroon ng sariling pangkabuhayan. August 23, 2022, nagpa siya si Judith na bumili ng isang brand new modern motorcycle o tuktok. Ang biniling motorsiklo nagkakahalaga ng 182,900. Ngunit imbis na tuwa, pagkadismaya ang naramdaman ni Judith. Dahil ang kinuhang brand new na tuktok, hindi niya napapakinabangan. Ngayon, ang issue po dito ay yung hidden factory defect po. Ang nangyari po, nagkaroon po ng unang repair in 4 days. At saka yung pangalawang insidente naman po nitong huling 25. Nakiusap si Judith sa manager ng Motor Ace Philippines Incorporated na si Joseph Borling na palitan ang nasabing unit. Pero hindi na daw ito sakop ng warranty. Na-stress po ako dito sa manager with a heated argument. Nag-walk out po talaga ako sa kanya, driving my scooter on my way to the office. Na-disgrasya po ako. Ngayon, napadpad na ako sa DTI. Ito naman pong si DTI, wala pong ngipin to enforce Consumer Welfare Act. Sabi ni DTI, tanggapin mo na ma'am, na-repair naman. Tsaka hindi naman ikaw magmamaneho, mister mo naman. Parang dismayado po ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Aling Judith, magandang hapon po sa inyo. Yes po, magandang hapon po ma'am. Sa ngalan po ni Mr. Ben Tulfo po, ako po si Tonet. Ako po si Benji. At makakasama din po natin si Bitag Kate. Yan. Mama, ano po ba yung problema natin dito sa sinasabi mong tuk-tuk? Ang nangyari po kasi ma'am, nag-down payment po ako ng more than 70% po dun sa 182,900. Ngayon po, ang nangyari, on the 4th day po, bagong-bago pa lang po, babas po kami ng Pagadian City, nag-pitch po kami, sabi ng asawa ko, kumakapit yung manibela, makanan, umuwi agad, galing ng beach. Ano, nagreklamo na ako sa shop mismo po. Ma'am, binalik mo sa dealer. Yes po. Yung nandun na, chinek initially, sabi, gumigiwang yung, ano, yung harapan na bulong. Bumili po ako ng bearing, meron po akong OR doon kasi daw hindi po yung part ng warranty. Engine only warranty kasi yung nakalagay dun sa kontrata. So, anyway, bumili naman po ako. Ngayon, test drive nila, ang nangyari, nandun pa rin yung pagkabig sa kanan po, existing pa rin po. Ang nangyari pala po, pinalitan nila the whole front assembly po, yung port intimidor. Kung hapon na, sinabi, ma'am, kunin nyo na, at ito'y okay naman. Okay na daw. Itong kasing tuktok po, sir, ay ano, plano po kasi namin ipang pasada, kago walang prangita. Ang sabi ni Ma'am Judith, para lang maintindihan, kinuha nila yung tuktok, yung modern tricycle, para gagawin sana ng pamasada, tama ma'am? Yes po. Oo, kaso hindi kayo nakakuha ng prangkisa. Uh-huh. Kaya ang ginawa nyo na lang service ninyo sa family. Yes po. Uh-huh. Actually, ito, brand new po ito, no, na nakuha ni Ma'am Judith. Then, ang sinasabi niya nga, yung warranty ay ang sakop lang engine. Ibang mga parts wala na. So, ang kinocomplain ni ma'am, apat na araw pa lang sa kanila, sa possession nila yung brand new na tuktok, nagpakita na kaagad ng issue. Na hindi engine. Oo, na hindi engine. Oo. Ngayon, pag uwi namin, itong asawa ko, ano siya eh, naghahanap siya ng kalawang dun sa ilalim kasi kalawangin daw itong tuktok. Sabi, napansin siya, bakit may tagas? Ito na po yung binidyohan namin. Okay, tumagas ang makina ma'am. Ang ginawa nyo, kasi pasok pa yan sa warranty na yan. Binalik nyo ba doon sa dealer ulit?
Oh, sabi po nitong si manager, we will check and we will do the repair. Sabi niya. This time, sabi ko po, sir, ayoko na talaga ng repair. These are hidden defects. Ayoko na po talaga ng repair. I want replacement. Palitan. Pero po, sabi kasi nila, why do we need to replace everything? Party-party lang naman daw ang nasisira. Yung palang, hindi naman lahat nila. Oh, anong naging final answer? Tinig po ako nila. Sabi, ma'am, okay na, kunin mo na. Sabi ko, sir, hindi talaga ito po eh. I don't accept repairs anymore. Ang huling sabi ng manager, ayan si ma'am magkaso and then we will respond. Kanina nakausap po ng Bitag, yung Bitag resident lawyer natin, si Attorney Batas Mauricio, para itanong kasi mas alam niya to bilang abogado. Panoorin niyo po yung buong detalye ng pahayag ni Attorney Batas. Ang sinasabi ng Consumer Act of the Philippines, Republic Act 10642, bawal naglalagay ka ng no return or no exchange. Yun ang binabanggit po riyan. Hindi po pwedeng ilagay yan doon sa kontrata, doon sa produkto, at syempre, doon sa ano po mang ibang dokumento o kolatilya na may kinalaman sa bentahan ng anumang produkto, particular ang mga sasakyang demotor pang lupa. Ibig sabi po ng Consumer Act of the Philippines, merong tinatawag na warranty. May pangako yung gumawa, yung manufacturer, yung nagpapakalat, distributor, at saka nung nagtitinda mismo yung retailer ng motor na yan at ng iba pang produkto sa totoo lang. Meron silang pangako na yung produkto nila magiging maayos ang paggamit sa layuning ito ay ginawa. Eh kung hindi mo magamit dahil may depektong nakalagay dyan, at kung hindi na talaga matugunan ng depekto sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines, palitan. Dahil kung hindi papalitan yan, pupwedeng magdemanda ng kasong sibil at kasong kriminal. Ano yung kasong sibil? Aba, para maisoli, rescission of contract, kanselahin ang kontrata, maisoli yung produktong binili, tapos kunin ulit ang naibayad, may kasama ng danyos perjuicios. Yun yung sama ng loob, yung napapahiya ka kasi. Supposed to be brand new yung nabili mo, ginawang ventul po mga kababayan. Tapos kakarag-karag pala. May pwede rin kasong administratibo para makancel ang titulo mula doon sa manufacturer, sa distributor, at syempre sa retailer or sa seller. Ma'am Judith, malinaw ang sabi ni Attorney Batas. Nasa inyo po ang lahat ng karapatan at asunto na legal action na kayo gawin nyo. Sabi nga, sumulat po kagad kayo diyan sa pinaka-local DTI ho ninyo. Joseph, magandang tanghali sa iyo. Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo lahat. Oy, paano ba natin mare-resolve itong reklamo sa inyo ni Ma'am Judith? Ganito yan, sir. Ito ay nakarating na DTI. At may schedule pa kami na hearing sa DTI ngayong November 22, sir. So, ano ang i-recommenda ng DTI, sir? Yun ang susundin namin. Kasi sir, ang tira lang naman ng unit niya ay yung oil seal lang naman, sir. Yun ang nag-uod ng... Eh kung brand new yun, dapat ang oil seal magtatagal yun kahit anim na buwan o isang taon. Alam niyo naman kapag brand new yun. Paano nasira yung oil seal? Parang nasubraan ata ng oil, sir. Eh di ba kayo naglagay nun? Anyway. Judith, sabi ni Mr. Joseph, yung isa pang hearing nyo, kung ano ang maging desisyon ng DTI, susundin nila. Ang nangyari po kasi, sir, nung first mediation, di na po na mention po yung replacement. Wala na po. Yun na lang pong 2-year extended warranty ang naging discussion po. Kaya sinipilit itong si Sir Borley na tanggapin yung unit kasi na naman na-repair na daw, okay na daw. Sa tingin ko naman, ginagawa nitong si Joseph yung kanyang trabaho, pinaparating niya po yung concern. Ang problema niya lang ay yung kumpanya na sinasabi dulog dun sa DTI. Next sir, week. May gusto lang po akong klaruhin sa sinasabi niya na parang nag-u-joke ako sa kanya na magkaso siya, gusto niya. Hindi yan lang pagkasabi ko. Ang sabi ko sa kanya, ma'am, irespeto ko kung ano ang gusto mo. Kasi right mo yun. Ang sa amin lang, ipatawag kami kung saan, haharap kayo. Pupunta kami, Siguro tawagan na natin yung DTI. Sir Joseph, ibababa po muna namin yung telepono. At least kahit paano, nakausap po namin kayo. Narinig namin yung panit ninyo. Magandang tanghali po, Chief. Yes, sir. Magandang
Tanghali po. Ano ba talaga ng status nitong si itong complaint ni Judith Maraon na? Nag-complaint si Mrs. Maraon, sir, last September 27, 2022. During the first mediation conference, may offer kasi ang company dahil naiayos na nila yung motor. We are expecting na tanggapin ni ma'am yun kasi naayos na yung sasakyan. Pero nagkataroon ng change of mind si ma'am. So pumunta siya uli dito sa office namin on November 19, 2022. Nag-conduct uli kami ng another mediation conference. Kasi gusto na ni ma'am na isuli na yung sasakyan. So with that, sinabi ko sa kanya, ma'am, pag hindi tayo nagkataroon ng agreement sa both sides, kasi yung sa mediation process natin is alternative dispute resolution ito. Hanap tayo ng magandang solution na win-win para sa both sides. So sabi ko, pag hindi nyo tatanggapin talaga ito at wala akong magagawa dahil mayroon ding reason ang company. So pag nagkakaroon tayo ng failure of mediation, may endorse ko ito sa regional office namin para sa process ng adjudication. November 3, bumisita uli si ma'am dito at pinupush niya na pag hindi talaga na ibigay yung gusto ko na i-refund na lang yung sasakyan kasi ayoko na talaga doon. Wala na akong trust and confidence doon sa sasakyan ng detective. So nagkataon naman nandito ang provincial director namin, si Ma'am Flora Miraflor. Sabi ni Ma'am Flora, iaayos muna natin ito. Meron pa naman tayong isa pang mediation conference. Pagkatapos ng tatlong mediation conference, pag wala talaga mangyari, so i-endorse natin sa adjudication process. Doon, magkakaroon na sila ng assistance ng legal counsel nila, both sides, to respond on the position paper na i-request ng adjudication officer namin. Tanong lang namin, Sir Edwin, si DTI ba, kunyari may nakita kayong problema talaga, kunyari lang po ah, hindi na sinasabi ng BITAG na may problema. May sanctions po ba kayo, penalties na pwedeng ibigay dun sa nirereklamong kumpanya, for example? Yes, sa Consumer Act of the Philippines, dito meron siyang penalties for violators. Mm-mm. Pero kung titignan natin dito, maliit lang nga, ma'am, ang penalty. 500 to 5,000 lang and imprisonment of not less than 3 months no, sa isang person for violation of the provisions on Article 67. Itong inline dito sa warranty. Consumer Act. And then, sa juridical person or office, nasa ano siya, 1,000 pesos but not more than 50,000 pesos or imprisonment for a period of at least 1 year or not more than 5 years. Oh, ito lang ang nasa provision. Halimbawa, dun sa regional office, nagkaroon na ng adjudication ng desisyon at hindi satisfy, talagang ahantong sa korte. Yes, oo. Pag hindi talaga satisfied ang complainant sa decision halimbawa ng DTI after the adjudication process, pwede pa itong ilapit siya sa civil court na ang solution. Next option niya. Both ways of, para sa complainant at sa inireklamo, yun ang kanilang option. Kung hindi sila, hindi nila kinikilala yung adjudication decision. Ano na po ang anong nakikita niyong win-win solution dito para hindi na tumagal? Dito sa last mediation conference namin, sir, with the assistance of our provincial director, we will try to ask kung pwedeng maibigay yung hiling ng consumer complainant natin. Meron naman tayong provision sa Republic Act 7394 sa Consumer Act of the Philippines. Pag depektibo ang isang item or isang produkto or services, papasok siya sa 3 R's. Pwede siyang repair, pwede siyang replace at saka pwede din siyang i-refund. Yun lang. Pero may mga technicalities kasi din tayong i-review. At least mas naging malinaw sa amin. Kahit paano, ayaw naming makialam ng proseso. Pag ano lang kami, mag-monitor, mag-follow up. Ang Bitago, ayaw nang nakikialam sa proseso. Yeah. Anyway, sir, gusto lang natin i-explain. Gaya ng sabi mo kanina, na hindi naman natin gustong escape yung mga prosesong ganito. Gusto rin nating linawin na hindi po anti-business ang BITAG. Naman. Ma'am Judith, nandyan pa ba ho kayo? Yes po. Ma'am Judith, manghihingi kami ng update sa inyo. So for the meantime, yan muna ang ma-update namin sa inyo, Ma'am Ma'am Judith. All right, Mr. Borling, nandyan pa ba ho kayo? Salamat po ah. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. #ipabitag mo.